Hi guys. Una sa lahat, shout out po kina Archie Malapad at Kaizen Pinoy Muda na nag-request ng video. Actually, na-preempt nilang next video ko kasi ang request nila ay tungkol sa provincial expressways. Well, ito na nga yung video na yon, pero since masyadong marami ang provincial expressways natin, nagpasya ako nahatiin ito sa tatlo. Today, pag-usapan muna natin yung nasa north or Hilaga ng Metro Manila. Then later on, gagawa ko ng separate video para sa Timog Luzon at isa pa sa Visayas Mindanao. Ayan, so medyo mag-zoom out po tayo from Metro Manila. Pero konting kasaysayan muna tayo. Nung unang panahon, ang paraan ng pagbiyahe mula Maynila papuntang norte ay sa pamamagitan ng dagat or ilog. Ang mga sinaunang bayan natin ay kadalasan nasa baybayin dagat or sa tabing ilog. Nandyan of course yung mga maunlad na bayan ng Maynila, Tondo, and then going north, Bataan, Zambales. Ang Pangasinan alam natin ever since nakikipagkalakalan yan sa China. Ang La Union and then Ilocos Region. Sa mga gustong pumasok naman sa loob ng Luzon, nandyan ang mga bayan sa Pampanga at Pasig Potrero River. Kaya natawag itong Pampanga dahil nasa pampang sila ng ilog. And then dumating ang mga Kastila. Noong 1892, nagtatag sila ng mas mabilis na paraan ng pag-travel sa norte. Siyempre, ito yung tren o ang Ferrocarril de Manila at Dagupan. Ito ang unang gumawa ng north-south alignment sa lupa. So dumadaan ito ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, hanggang Pangasinan. Noong panahon ng mga Amerikano naman, dito nagsimula mag-pave ng mga roads at highways. Ang Manila North Road ay isang provincial highway, hindi pa siya tolled expressway. Sa ngayon, ito ay may kabuuang 500 kilometers, pero hindi ito nabuo ng sabay-sabay. Inumpisa na ito noong 1928 at halos sumunod lang or parallel sa linya ng tren papuntang Dagupan. Highway 3 or Route 3 ang unang tawag dito ng American Army. Pero pagkatapos ng digmaan, ipinangalan ito sa Liberator ng Pilipinas, kaya MacArthur Highway ang tawag natin ngayon. Dumadaan ito sa ilang bahagi ng Metro Manila, mula Monumento sa Caloocan, then Malabon, Valenzuela, tapos Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, then Ilocos Norte. At dahil dumadaan ito sa napakaraming probinsya at bayan, daming intersection, eventually nangailangan na rin ng alternative route papuntang north. Which now brings us to our main topic, ang mga expressways. Ang North Luzon Expressway or NLEX ay nag-umpisa bilang diversion road ng MacArthur Highway. Kaya North Diversion Road ang unang tawag dito. Ang original na segment nitong 23 kilometers ay nagbukas noong 1968 at kinonstruct ng CDCP na ngayon ay Philippine National Construction Corporation or PNCC. Nagmumula ito sa Balintawak, Quezon City, sa dulo ng A. Bonifacio Avenue at kung saan merong tinatawag na Balintawak-Cloverleaf Interchange. At ang Novaliches Interchange na flyover papuntang Quirino Highway. Tapos dumadaan ito ng Caloocan, Valenzuela, Mikawayan, Marilao, Bocaue, hanggang Balagtas. Meron din itong 5-kilometer na spur road, ang tinatawag nating Tabang Interchange, na papasok ng Giginto at Malolos. Noong 1976, inextend pa ito pa norte ng 51 kilometers. So from Balagtas at Giginto, dadaan na ito ng Plaridel, Ulilan, Kalumpit sa Bulacan, and then Apalit, San Simon, Santo Tomas, San Fernando, Mexico at Angeles sa Pampanga. Ang dating dulo nito ay nasa Daug, kung saan kumakabit na ito sa MacArthur Highway. Kasama nga pala sa stretch na to ang 5 kilometers na Candaba Viaduct, na nung time na yon ay napakalaking achievement na sa construction. Noong 1989, inextend ito muli ng 5 kilometers papuntang Santa Ynez sa Mabalacat, Pampanga. At noong 2005, na-transfer ang operation and maintenance nito
sa Manila North Tollways Corporation na ngayon ay NLEX Corporation sa ilalim ng Metro Pacific Tollway. Ilang dekada rin ang dumaan na balintawak lang ang alam nating entry point papasok ng Manila mula sa NLEX. Kaya noong 2010s, nagbukas na rin ng mga alternative access points into Metro Manila tulad ng Mindanao Avenue Link, Harbor Link, at meron pang iba na hindi pa nagagawa. Kaso, na-discuss ko na yung mga yan dun sa isang video ko tungkol sa Urban Elevated Expressways. Kaya, click nyo po yung video na yon kung hindi nyo pa napapanood. Anyway, ang kabuang haba ng NLEX mainline ay nasa 84 kilometers. Ang Subic Tipo Expressway ay kinonstruct naman noong 1996 para sa APEC Summit sa Subic. Ito ay isang exclusive 8.2 kilometers expressway na papasok lang ng Subic Freeport Zone. Nag-uumpisa ito sa Olongapogapan Road, dumadaan ng Dinalupihan, Hermosa at Morong sa Bataan, then sa Subic at Olongapo City sa Zambales. At ang bagong pangalan nito ay Subic Freeport Expressway or SFEX. Kasalukuyan itong ina-expand from 2 lanes to 4 at kasama sa project na to ang dalawang bagong tulay at isang panibagong expressway tunnel na 100 meters ang haba. Matatapos daw ito sa December of this year, 2020. Ang Subic-Clark-Tarlac Expressway or SETEX naman ay inumpisahan ng Bases Conversion and Development Authority or BCDA noong 2005 upang magbigay ng mas mabilis na access sa mga freeport zones, industrial parks, yung seaport sa Subic at international airport sa Clark at eventually sa pinaplanong New Clark City. Nagbukas ang unang portion noong April 2008 mula Dinalupihan sa Bataan. Dadaan ito ng Florida Blanca, Porac, Angeles, at Clark sa Mabalacat, Pampanga. Sumunod naman ang portion hanggang Tarlac noong July 2008 na dumaan sa Bamban, Concepcion, at nagtatapos sa Tarlac City. Ang O&M ng tollway na to ay hawak din ng NLEX Corporation at ang kabuang haba nito ay 94 kilometers at may apat na lanes. Ang Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway or TPLEX ay isang 89-kilometer, 4-lane expressway na nag-extend further north, so tumatama na ito sa Ilocos Region. Ginawa ito in phases. Ang unang portion noong 2013 ay mula sa dulo ng SETEX sa Tarlac City, dumadaan ng Victoria, Pura, Corona, Paniki, Ramos at Anao sa Tarlac. Ang pangalawang portion noong 2014 ay dumaan ng konti sa Nueva Ecija and then umabot na sa Rosales, Pangasinan. Sa mga susunod na taon, 2015 to 2017, umabot na ito ng Villasis, Urdaneta, Lawak, Binalonan hanggang Poso Rubio. At nito lang 2020, finally umabot na ito sa Sison at sa dulo niya sa Rosario, La Union. Ang TPLEX ay isang private-public partnership or PPP project sa pagitan ng DPWH at San Miguel Holdings Corporation. Under construction, ang Central Luzon Link Expressway or CLX ay kasalukuyang kuna-construct since 2017. Nagmumula ito sa dulo ng SETEX at TPLEX sa Tarlac City at papunta naman itong northeast towards Cabanatuan and San Jose, Nueva Ecija. Ito naman ay ginagawa mismo ng DPWH gamit ang isang loan facility mula sa Japan International Cooperation Agency or JICA. Matatapos daw ito sa 2021 at later on ipapabid out ng DPWH ang O&M nito. Sa mga proposed naman, well, kasama naman ever since sa proposed highway network ng Luzon ang isang expressway hanggang sa pinakadulo sa Ilocos Norte. Sa ngayon, ang tawag dito ng DPWH at media ay TPLEX Extension. So, alam natin na under San Miguel pa rin ito. Kaso, tingin ko, bibigyan ito ng bagong pangalan. Maybe La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte Expressway, Luisinex. So, mula sa dulo ng TPLEX sa Rosario, aakyat ito papuntang San Juan,
kung saan maraming mga surf resorts, dadaan ng Ilocos Sur, so mapupunta na natin na mabilis ang Vigan, then eventually sa Lawag. So yan ang isang aabangan natin. At hindi rin naman magpapatalo ang Metro Pacific, naglabas din sila ng proposal para sa isang 40-kilometer expressway mula sa NLEX mainline papuntang west sa Bataan. Wala pa akong nakikitang plano pero sabi nila ang mga options ay magmula San Fernando dadaan ng Bacolor, Guagua at Lubao, or pwede rin ito magsimula sa Apalit, dadaan ng Minalin, Guagua, Lubao. Alin man ang mapili dyan sa dalawa, ang sigurado ko ay kakabit ito sa SPEX at SETEX sa may dinalupihan. Now, itong dalawang highway na to, ang La Mesa Parkway at North Luzon East Expressway or NLEE, ay mga toll road din. North to south din ang alignment, parallel sa NLEX. Kaso nandito siya sa east side, serving this densely populated area of eastern Bulacan. Ang La Mesa Parkway ay 19 kilometers, nag-uumpisa sa Commonwealth Avenue. At kung napanood nyo yung isang video ko tungkol sa C6 or SEME, Southeast Metro Manila Expressway, nandyan din sa area na yan yung dulo niya, diba? Sa may batasan. So malamang ikakabit din ito somehow. Tapos aakyat ng San Jose del Monte hanggang Norzagaray at gagamitin yung right-of-way ng Metropolitan Water Works and Sewerage System or MWSS. By the way, may segment daw ito sa tabi ng La Mesa Watershed, kaya siguro magiging scenic highway ito. Ang NLEE naman ay 92 kilometers mula Norzagaray, aakyat ng Angat, San Rafael, San Ildefonso, San Miguel sa Bulacan, and then Gapan, Peñaranda, Santa Rosa, and Cabanatuan City sa Nueva Ecija, kung saan kokonekta na ito sa CLX. Ang mga expressway na to ay makakadecongest ng traffic sa NLEX at EDSA dahil gagawa na ito ng alternative route na nasa east through Commonwealth and C6. At bibilis din ang travel to Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, and even Cagayan Valley. So na-discuss ko na yung mainline C6 or SEME before, pero hindi ko pa na-mention sa inyo yung proposed extension niya. Considered provincial na ito kasi dadaan na ng Rizal at Bulacan. Makokonnect niya from San Mateo hanggang San Jose del Monte. And then, naalala niyo pa ba yung road component ng MRT7 project? Yung from the depot, pupunta itong NLEX Bukawi. Minention ko yon sa railways video ko. So, as you can see, kabit-kabit yan lahat. La Mesa Parkway, NLEE, SEME, at yung MRT7 road. Na halos lahat ay under San Miguel Corporation. Masaya, di ba? And now, for our last alignment. Well, so far at least, di mo kasi alam kung ano pang maisip nila. Ito ay isang 62-kilometer expressway na susunod sa northern coastline ng Manila Bay from Navotas up to Bulacan, Pampanga, and Bataan. Actually, bahagi siya ng isang mas malaking proyekto na may flood control at reclamation components. So ang expressway na ito ay isang maliit na bahagi lang, pero malaking tulong ito para magkaroon ng alternative route towards Central Luzon at Bataan. At masaserve din ito ang future na Bulacan Airport. Proposal ito ng New San Jose Builders at, you guessed it, San Miguel Holdings Corporation. So, ayun lang po. Those are our provincial expressways north of Metro Manila. Abangan nyo po yung separate video ko para sa south at Bismin naman. Thank you for watching.